Good morning mga kabiwan moto and welcome to my vlog. So kung bago si channel ko, please like, share, comment and subscribe. Bago ang lahat mga kabiwan moto, shoutout po muna natin ang De Silva Store dito sa Area C sa Barangay San Simon. And tsaka kay Boss Noel. Yan, shoutout kay Boss Noel. Tsaka dun sa wife niya at sa family niya. So shoutout po sa inyo lahat. Pati na rin po dun sa staff nila dyan sa De Silva Store. So shoutout sa inyo lahat. Hindi ko akalain na nanonood pala kayo sa akin. Hindi ko alam na kakilala nyo pala ako. So maraming salamat sa suporta nyo. And shoutout sa inyo lahat. Stay safe and God bless sa inyo lahat. And comment na lang po kayo para kung sakaling magpapa-shoutout kayo, isa-isahin ko na lang po kayo dyan sa De Silva Store. So maraming salamat po sa suporta at maraming salamat po sa tiwala ninyo. So for today's vlog is pag-uusapan natin regarding dun sa mandatory training ni Grab. Kasi last week naglabas si Grab ng mga message o notification sa mga riders regarding dun sa may mandatory training niya. So ibig sabihin, kailangan umaten ng mga rider natin once nabigyan sila ng message dun sa araw na i-schedule sila ni Grab para dun sa training nila. Dahil nga mandatory, hindi pwedeng hindi sila pupunta. And ano ba yung mangyayari pag hindi sila umaten? Isususpindi yung account nila. Ibig sabihin, hindi na sila makakapag-online. Ibig sabihin, hindi na sila makakabiyahe. Once na hindi sila pumunta dun sa may tinakdang schedule ni Grab para mag-training sila. Bali, ang training po is dun mismo sa Marikina Hub. So, ibig sabihin, pupunta yung mga rider natin para mag-training dun sa Marikina Hub. So, may mga nagsasabi na iba, bakit kailangan pa mag-training and bakit kailangan dun pa sa Marikina Hub. Pero syempre, hindi natin alam yung dahilan ni Grab regarding dun. Bali mga kabiwan moto, once na na-schedule kayo ng mandatory training ni Grab, merong kayong kailangan gawin o merong kayong kailangan dapat dalhin o meron dapat kayong paghandaan bago kayo pumunta dun sa training na yon. Kasi once na pumunta kayo dun sa training na yon at wala yung mga requirements na hinihingi ni Grab, babalik pa rin po kayo. Ang mahirap niyan kung nasa malayong lugar pa po kayo at hindi nyo po nagawa yung mga pinapagawa ni Grab, masyadong abala po sa atin yun. Masyadong maaabala po yung mga riders natin na bumabiyahe. Kasi no choice naman sila. Kasi kung hindi sila magko-comply sa mga hinihinging requirements ni Grab, masususpindi sila. Mawawalan sila ng access, lalong hindi sila makakabiyahe. Yun yung magiging consequences noon once na hindi kayo sumunod sa mandatory training ni Grab. May mga nakapag-training na dun sa mandatory training ni Grab and may mga binigay silang mga dapat gawin at yung mga tips na dapat ninyong gawin para maiwasan na yung pagbalik-balik natin doon o para hindi na tayo maabala ng gusto. Ang unang-unang kailangan gawin is ay ang mga sumusunod. Yan, mga sumusunod. So kailangan unang-una is yung gear inspection. So mag-inspection sila ng mga gear natin. So ibig sabihin, once na nagpunta po kayo sa Marikina during training, is kailangan po ninyong dalihin yung mga bag ninyo. Hindi po basta na lang dadalhin po natin yung mga bag natin. Kailangan po kasama po yung pizza bag ninyo. And then dapat po yung bag natin is maayos, malinis, at walang laman. Hindi nyo pwede lagyan ang mga gamit ninyo yung bag ninyo. Kaya ang dapat gawin ninyo, unang-una, inspection ninyo yung bag nyo. Unang-una pala ang dapat ninyong gawin is dalhin ninyo yung bag nyo. Pag nagpunta kayo kay Grab sa Marikina Hub at naghanda kayo ng training, kailangan nyo po dalhin yung gear nyo o yung bag ninyo. Kasi pag hindi nyo dinala yung bag ninyo, uwi kayo. Papauwiin kayo and re-reschedule kayo uli sa susunod para sa panibagong training ninyo. Bago ang lahat mga kabiwan moto, magsha-shoutout muna tayo. So shoutout muna tayo kay Ma'am Maribik Almonia. Yan, nagpapa-shoutout si Ma'am Maribik. God bless po. Kay Jeff Torres, nagpapa-shoutout si Jeff Torres sa akin. Tropang Antlers to, Panda Days pa daw. Moto J Vlogs, yan, nagpapa-shoutout si Moto J Vlogs. And ride safe sa'yo, God bless. At si Sunray Salazar, yan, nagpapa-shoutout si Sunray Salazar. And ride safe sa'yo, God bless. Peace out.
Ayan mga kabiwan mo to, dapat dala nyo po yung bag ninyo. Tapos yung bag ninyo dapat malinis. And dapat yung bag ninyo is maayos. Kasi po, pag ang bag po natin is hindi malinis o sabihin na natin na madungis, ganun din po ang gagawin ni Grab. Hindi nila kayo tatanggapin. Papabalikin nila kayo at ipapalinis nila sa inyo yan. At kung sakali naman po ang bag ninyo as sira-sira na, yung tingin nyong hindi na magagamit at dinala nyo pa rin po, wala po kayong magagawa kung hindi kumuha kayo ng hulugan. Magda-down kayo kay Grab ng 1,000 pesos para sa gear ninyo o para sa bag ninyo. Mandatory po yun. Was nila nakita na yung gear natin is hindi na maayos yung sitwasyon ng gear natin o yung appearance ng gear natin. Kung nakita nilang sira-sira na, imamandatory nila kayo na kumuha ng bagong gear. Magbabayad kayo ng 1,000 at magbabayaran nyo ng installment basis po yun. Kaya dun sa mga rider na yung bag is sira-sira na, alam nyo na. Alam nyo na dapat nyong gawin. Ayusin nyo yung bag ninyo. Ayun lang yun. At dalhin nyo yung gear ninyo. At dapat yung mga gear ninyo, linisin nyo na. Yan mga kabiwan mo to, nakakuha tayo ng first order natin. Bali isang oras bago tayo pinasukan mga kabiwan mo to. Bali balik tayo mga kabiwan mo to doon sa pinag-uusapan natin. So ang susunod na kailangan ninyong paghandaan is yung vehicle inspection. Doon sa may vehicle inspection, kailangan po maayos po yung motor natin. Gumagana po lahat ng ilaw natin. Kumbaga para kayo nagpaparehistro ng motor ninyo. Lahat ng ilaw gumagana. Busina natin, kailangan po nagana rin po yan. Mga kabiwan mo to, ang pinaka-importante yung dapat kung ano yung motor na nasa apps ninyo o ano man yung motor na in-register nyo kay Grab dati nung nag-apply kayo. Dapat yung pa rin yung motor na gamit nyo hanggang ngayon. Kasi merong mga rider na nagpalit na ng motor, kaya yung iba-iba na yung motor na ginagamit nila. Minsan yung iba binenta nila. So yun ang magiging problema nung iba dyan, na pagka hindi yun yung motor na ginamit nila nung una. Pwede naman yun, ipapa-change vehicle nyo lang kay Grab yun. Madali lang naman sa option. Kaysa naman pagdating ni John, maabala kayo. So sayang lang din, babalik din kayo. Alin man doon sa mga nasabi ko, ilaw, signal light, busina, o anuman, ang hindi pumasa kay Grab, so babalik at babalik po uli kayo. Maabala po kayo. So medyo mahigpit po talaga yung magiging inspection. Simula dun sa may bag hanggang dun sa may vehicle inspection. Kaya kailangan nakakondisyon yung mga motor ninyo kung ayaw nyo maabala. Para syempre, para sa safety nyo na rin yun. Yun lang naman yung gusto ni Grab na ipaano ro na dapat safe pa rin. Diba? Dapat maayos yung motor na ginagamit ninyo. Kaya magkakaroon si Grab ng vehicle inspection. Pero sa akin, doon sa vehicle inspection, okay naman ako ron. Wala naman magiging problema yon. Kasi dapat naman talaga, bilang rider, at functioning lahat ng mga ilaw niyan, busina o anuman, dapat naman talaga para sa safety na rin natin. At doon sa mga naka MB file, dapat yun din yung nakalagay sa mga ORCR ninyo. At syempre dapat nakapangalan sa inyo yung motor. Kung hindi nakapangalan sa inyo yung motor, may mga requirements naman na hiningi sa inyo si Grab noon. So ipoprovide nyo lang po lahat yun. Ay, salamat po. Mga kabiwan mo to, yun yung mga kailangan nating i-prepare o paghandaan. Yung gear inspection at yung vehicle inspection. And after noon, pagdating natin doon, ang gagawin is yung code of conduct ni Grab. Papaliwanag sa atin yung code of conduct ni Grab na kailangan nating malaman regarding kay Grab, yung mga rules o ano man na dapat nating sundin. Ang gagawin po natin doon is makikinig lang po tayo and make sure na makikinig po tayo kasi after po noon ng training natin doon, mga ilang araw bibigyan tayo ng leak para sa exam. So kailangan nakinig kayo dun sa mga diniscuss natin dun sa training. And huwag kayo mag-alala. Libre naman yung pagkain doon. May tubig, may pagkain, may snacks kayo na ibibigay naman doon. Kaya gagawin po ninyo para masubaybayan ninyo yung training na yon. Bago pala magsimula yung training ninyo, gawin nyo na yung mag-CR na kayo, uminom na kayo para ready na kayo at makapag-focus kayo sa training na yon. Kasi mag-e-exam po kasi sila. Magpapa-exam sila. Bibigyan kayo ng leak ng exam. So yun po yung mga kailangan nyo lang naman gawin dun sa mandatory na training ni Grab. So siguro,
ginagawa ni Grab yan dahil sa gusto nilang mamonitor yung mga rider nila, kasi medyo matagal nang nagkaroon ng huling training kay Grab, at marami ding mga rider na siguro hindi nakakasunod sa mga policy, at ang minsan ang mga nagpapa-implement na lang ng mga policies yung mga rider din, eh nagkakaroon ng mga tension sa mga paninita nila, kaya nagkakaroon ng mga away-away dahil sa ganyang sitahan nila. So kaya siguro ginawa ni Grab na i-seminar na uli o i-training na uli yung mga rider para malaman nila kung ano yung mga dapat at hindi nila dapat gawin. At syempre para sa safety na rin ng mga rider, para sa mga vehicle natin na i-inspectionin nila, kaya nila pinapagawa yun na may vehicle inspection, and then doon sa may gear naman natin, so alam naman natin na may nakikita tayong mga rider na minsan walang bag, minsan yung mga bag nila ay sobrang dungis, sobrang dumi. Siyempre sa larangan ng pagkain, dapat yung mga gear na ginagamit mo is malilinis, maayos. Siyempre pagkain yan, at pag nakita ng mga customer yan, kung kayo rin naman yung lalagay doon sa sitwasyon ng mga customer at may mag-deliver sa inyo na napakadungis ng bag ng rider, siyempre maigisip-isip din kayo, baka isipin niyo madumi rin yung pagkain na dinideliver niya, diba? Ayun lang naman yun. At siyempre para maprotektahan ni Grab yung pangalan niya, kasi kasiraan ni Grab yun kung sakaling may mga customer na magreklamo sa kanya regarding dun sa mga bag na marurumi o dun sa mga rider na hindi nagbabag, kasiraan niya yun. Siyempre ayaw ni Grab na mangyari sa kanya yun. Mawalan lalo siya ng mga customer. Pagas muna ako. Magkano nagas ngayon? 71 na naman. Yan mga ka-B1 Moto, pinasukan tayo ng booking dito sa Sambato. Ang dami pala nito. I-pick up tayo dito sa sangyup.ph. Yan nga na mga ka-B1 Moto, lahat naman yung ginagawa ni Grab is para dun sa mga rider, para ma-educate sila regarding dun sa policy. Ito ba yung sangyup.ph? sangyup.ph. Okay, salamat. Yan, mga ka-B1 Moto, pangalawang booking natin. Nakuha natin ang ating pangalawang booking dito sa sangyup.ph. Bali mga ka-B1 Moto, i-deliver na natin to. Bali, 8.2 kilometers to, and pabiyahe tayo ng 20 minutes. Bali, ampere neto mga ka-B1 Moto, 140 pesos. Bali, i-deliver natin sa Abida Residence sa Catalina, Phase 1. So doon natin siya i-deliver. So yan mga ka-B1 Moto, balikan natin yung sinasabi ko kanina, yung topic natin, yung main topic natin ngayong araw na to. So ginagawa ni Grab yun para mamonitor niya yung mga rider niya, para pasigurado na maayos yung mga gear na mga bawat rider, na malinis at kaaya-aya pa sa mata ng mga customer natin. And then yung sa mga motor nila, para sa ating safety, minomonitor din nila yon. At dun sa code of conduct regarding sa mga rules and policy ni Grab, so para aware yung mga rider natin dun sa mga dapat at hindi dapat na ginagawa ng mga rider natin. Ako po. Tamat po. Ito ko natatapusin ang video natin ngayong araw. Sana nagustuhan ninyo at naging informative sa inyo ang video natin ngayong araw, at sana nagkaroon kayo ng idea regarding sa topic natin. And maraming salamat pala sa inyong suporta, sa lahat ng subscriber, sa lahat ng mga nanonood, at sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo, kasi marami akong nakikita na nanonood lang pero hindi nakasubscribe. So mag-subscribe po kayo para updated kayo sa bawat video na i-update natin, i-upload natin araw-araw o weekly. At maraming salamat sa inyong suporta. At magpo 4,000 subscriber na tayo! Konti na lang! Kaya mag-subscribe na kayo mga ka-B1 Moto at sa mga nanonood sa akin. Magpo 4,000 subscriber na tayo. At maraming salamat sa inyong suporta.
Kaya dun sa mga bagong nanonood dyan, mag-subscribe na kayo. And always remember mga kabiwan mo to, pray before you ride, ride safe, God bless. B1 Moto out. Bye bye. Look who we are. We are the dreamers. We'll make it happen. 'Cause we believe it.